What's up mga katropa? Welcome back to another video. Kumusta po kayong lahat? And for today po, actually, wala talaga akong plano na mag-film. However po, nung in-edit ko yung part 3 ng collection video, medyo nasira yung last part. Kaya I have no choice but to reshoot. But this time, medyo kukunti na lang naman yung aking i-reflex sa inyo o yung ipapakita po sa inyo dito sa part na aking collection. Okay? And I hope na hindi kayo maboring sa video na to. Bago tayo magsimula, kung bago ka, ako pala si Jay. Bago ako ng mga videos about fragrances. Kaya kung gusto mo yung mga gato kasing topic, ano pang natay po ninyo, i-click nyo na po yung subscribe button dun sa baba at yung bell notification na katabi nito para notify ka sa mga bago kong uploads. Okay, ngayon, so magsimula tayo dito sa mga pinakamura kong mga gourmand perfumes. First, we have here, Choco Mas. Yan. Itong Choco Mas na ito, mga katropa, by the word itself is chocolate na may kasamang vanilla. Tapos, napaka-linear lang. So, meaning, napaka-streamline lang niya. So, pwede siyang ipang-layer sa iba pang mga fragrances. Like, kung may akong mga fruity scents, bagay na bagay ito. Next, mga katropa, another from Aldehyde. Kung ikaw naman is mahilig sa coffee, yung tipong sumunang parang mala Starbucks na vibe, eto meron tayo dito. Another from Aldehyde, we have French coffee. Yan. So, kita niyo naman sa pangalan niya, mga katropa, it smells like coffee. Pero in my nose, amoy siya na coffee na may creamer at dito meron halong coconut. Ganun ko siya i-describe sa pang-amoy ko. Pero most of the people na nakaamoy na nito, ang sinasabi nila is kaamoy niya yung Hansel na mocha. Next mga katropa tayo sa Paris Corner. First, may tayo ditong Frenetic Delicious. Oh, ganda diba ng bote, diba? Napaka-minimalist siya mga katropa. So ito naman, ang inspiration nito o yung pinagayahan nito is from Dior. Kung tama ako ah, correct me, Fev Delicious. Ewan ko kung tama yung pagkakapronounce ko, pero dun siya inspired or ginaya. Kaya pa sa akin, medyo kakaiba yung scent neto. Parang, kasi nung chinek ko yung mga notes, flash ko na lang dito, parang medyo weird yung mga combination, pero it works. It smells unique, pero mas appealing siya. If that makes sense. Ganun ko siya i-explain kasi napaka warm, cozy, tapos medyo parang pang-upscale siya. Perfect din to sa mga malalamig. Yun nga lang, hindi to ganun kalong lasting. Kasi sa skin ko, tumatagal siya ng mga 5 to 6 hours. Pero which is good na rin naman para sa isang perfume. Kasi ako, I don't mind na mag-spray. Kasi as long as gusto ko yung scent, kahit na daling ko to, at mag-reapply ako, okay na okay lang. Kasi ganun ko siya kagusto. And ang ganda ng bottle niya, napaka-minimalist and magnetic ka. Next mga katropa, doon tayo sa pinakaunang rose fragrance sa collection ko. Kung mahili kayo sa Maison Spanish Virgin na Oud Satin Mood from Ministry of Oud Satin. Yan. Grabe. Actually, ito yung pinakaunang blind buy ko. To be honest, ito ay recommend sa akin na maganda raw yung fragrance na ito. So ako naman, since bago pa ako sa the fragrance journey o sa fragrance na pagkocollect, ayun, so blind buy ko siya. Then luckily naman na hindi ako nagsisisi kasi ang ganda. Very classic ang amoy niya. Very gentleman. Ang ganda ng combination ng rose and lychee. Tapos yung oud dito, kahit siya sabi nito na meron siyang oud, hindi ito yung oud na off-putting. Ito is yung pagka-oud niya is nasa background lang to make it more low-lasting kasi napaka-beast mode nito. Next mga katropa, another Emery line from Paris Corner. We have here Wild and Tobacco. Yan. Based pa lang sa kulay ng bottle at sa pangalan niya, for sure may yung idea po yung kinuklo nito. This explode of Mancera's Red Tobacco. Nung una naamoy ko yun, medyo nag-hesitate ako kasi masyado siyang malakas para sa akin. And itong perfume na to is galing to kay Miss Sai ng Yumi Scents. Shout out sa'yo Miss Sai. Ito yung binigay niya sa akin kasi ang pagkakaalam niya, hirap akong magdala ng tabako at the same time, wala akong tabako sa collection ko. Then, medyo familiar na ako kung ano yung kinuklo nito. Nung nakita ko to sa package ko, kasama nung Fetus Victory, medyo nag-hesitate ako kung kakayanin ko dalito.
Pero nung nag-try ko to, di ko in-expect na kaya ko siyang dalhin. Ito ay siguro yung medyo para sa akin na lighter version at mas wearable version ng red tobacco. Kasi yung tobacco na yun to, medyo loud. Pero hindi siya yung masakit sa ilong. Just like yung charuto ng Pandora Sense. Pareho sila. Very prominent yung tobacco, pero tobacco na gentleman. Ganun yung dating niya. Hindi tobacco na mature. Next mga katropa, another Emir line, pang Bias Corner. We have here, Zetrad Essence. Yan. Ito naman is a clone of Mancera Zetrad Posay. Kung mahilig ka sa amoy ng Zetrad Posay, pero medyo namamahal na ka kasi medyo pricey nga naman talaga to. Dito ka na sa Emir Zetrad Essence kasi halos hindi siya nalalayo. Hindi naman siya 1:1 clone, pero scent-wise, for me, ito na yung isa sa mga pinakamalapit na amoy ng Zetrad Posay. Kung hilig mo is yung citrus na talagang perfect na perfect siya sa initan. At isa to sa mga perfumes na para sa akin, kapag pinagpapawisan ako, mas nagpo-project siya. Hindi naman sobrang lakas, pero hindi siya nawawala agad-agad. Nagpo-project siya. In my skin's chemistry, nagpo-perfume siya lalo kapag napapawisan ako. Since sa pag-uusapan na natin yung Mancera, ito, next. Mancera Zetrad Posay. Ito yung pinaka-isang niche perfume ko sa collection ko. At isa to sa pinaka-top 10 perfumes ko rin na ito is may pagka-elegance kasi meron siyang leather and meron din siyang vanilla na medyo may pagka-creamier at meron din siyang citrus notes na pwede rin sa initan. At ito rin is pang all year round. Napaka-versatile, masculine, lahat din ang hinahanap mo sa isang men's perfume nandito na rin. Next mga katropa, ito yung pinakaunang at yung pinaka-favorite na gourmand perfume ko. We have here, from Salvatore Ferragamo, we have Uomo, yung original. As you can see, wala siyang cap kasi this is a tester. Tester ko nung binili ko to. And yung scent neto, para meron kayong idea, it smells like tiramisu, a sweet and a bitter kind of dessert. So kung mahilig ka rin sa mga coffee scents kagaya ng mga ganito, pero gusto mo yung medyo may pagka-coating tweak, dito ka sa Salvatore Ferragamo. Ito, tumatagas sa akin to. Not to be exaggerated, pero tumatagas sa balat ko ng mga 12 hours. Especially kapag nasa malamig ka o nasa air-conditioned rooms ka. Nagpo-project siya for the first 2 to 3 hours, tapos mga 1.5 meter, maamoy ka. At hindi masakit sa ilong to at very mass appealing. Kaya kung gusto mo ng medyo maiba ng human perfume pero medyo masculine, dito ka, Salvatore Ferragamo Uomo. Next mga katropa, we have here from the House of Prada. We have here Prada Lume. Ito naman is para sa akin pinaka-perfect na office scent. Ito is very masculine, very elegant yung amoy niya. Ito yung tipong isa ka sa mga amoy executive. Para sa akin na, ganun ko siya na-imagine kapag nakakamoy ako ng ganito. Napaka-professional. At para sa akin, ito ay amoy detergent in a nice way. Yung tipong mamahalin na detergent, napaka-clean at hindi masakit sa ilong. Ito is para sa akin isa sa mga perfect na Irish perfume. And for me, this is a must-have. Next mga katropa, we have here from the House of Versace. We have Versace Dylan Blue. Yan. Ito naman is a different take. Pero isa nito sa mga best na blue fragrances sa market na kung sawa ka na sa amoy ng Dior Sauvage at ng Blue de Chanel, pero gusto mo ng a different take, dito ka sa Versace Dylan Blue. In my nose mga katropa, para itong pinaghalo ng Acqua di Gio, Profondo at ng Blue de Chanel. Kasi meron siyang incense na meron sa Blue de Chanel at at the same time, meron siyang aquatic scent. At dito kasing mahal ng Blue de Chanel at ng Dior Sauvage. Halos kalahati ng presyo ng mga perfumes na yon, itong Versace Dylan Blue. Kaya ito rin is maganda rin pang alternative din. Like what I said, kung ayaw mo ng masyadong common na perfume like ng Blue de Chanel at ng Dior Sauvage, pero gusto mo pa rin mag-stand out at gusto mo yung amoy fresh out of the shower at very mass appealing, dito ka sa Versace Dylan Blue.
Next, mga katropa, we have here from the House of Lucian Dior, of course, the legend. We have here Dior Sauvage. Yan, this is a 200 ml bottle. Medyo malaki siya, no? But anyways, in my opinion, just like Prada Loam, isa sa Dior Sauvage is yung pinaka-timeless din na perfume na pang all year round at hindi pa rin magsasawa o hindi pa rin malalaos throughout the years. Kasi isa po sa mga nagpasimula ng blue fragrances sa market. At kagaya ng ibang mga kilalang perfumes like Bleu de Chanel, Queen Aventus, lagi na hinahanap mo sa isang men's perfume, nandito na rin. Masculine, fresh, compliment getter, attention grabber, grabe. And this will be a popular for a reason. Kaya hanggang ngayon, sobrang dami nagpo-flow neto at the same time, marami pa rin gumagamit ng Dior Sauvage. Kahit maraming nagsasabi ng common to, marami pa rin namang nagkakagusto sa DNA or sa magic ng Dior Sauvage. Kaya don't think twice. Okay na okay ito. Like what I said, kahit ilang taong pa yung lumipas, hindi malalaos si Dior Sauvage. And lastly, mga katropa, dito tayo sa third floor. Dito nakalagay ang aking mga body mist ng Bath & Body Works at may ilang perfumes dito na hindi ko na masyadong nagagamit kasi paubos na siya. To start with, we have here from Oxygen, we have Peach Black. Ito mga katropa is a lighter version ng Versace Dylan 2. Next mga katropa, kung naghahanap ka ng pinakamurang inspired perfume ng Dior Sauvage pero below 500 pesos, I got you. We have here, dalawa to. From the House of Oxygen again, we have Nocturne. At may tayo dito, from NOA, we have Smooth Operator. Halos hindi rin siya masyado nalalayo sa amoy at napakamura din. And to yung aking mga Bath & Body Works. We have here, and Bonfire Bash, Night Amber Glow, White T-shirt, here, Gingham. Mga araw-araw ko din to. Chocolate Covered Cherry, Into the Night. At lastly, Confetti Cake Pop. So there you have it mga katropa, yung aking last part ng fragrance collection. And I hope na hindi ka na-boring sa pag-flex ko ng aking mga fragrances. And I hope na ito po yung nakatulong sa inyo, especially kung ikaw ay collector ng mga fragrances. Baka isa dito is nakatulong sa'yo to add to your collection. At maraming salamat sa pagtambay at mapagkahanggan sa dulo ng video na to. At kung ito pinagustuhan po ninyo, please give this video a big thumbs up, comment and subscribe ka na kung di ka pa napag-subscribe. And don't forget yung bell notification na katabi nito para notify ka sa mga bago po uploads. At kung may mga social media, please do follow me sa Facebook, Instagram at TikTok. Search lang po, GNB221. So I'll see you on the next video. Peace.